Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa videong ito ay kung kailangan ba mag-issue ng resibo para sa sales na 99 pesos pababa. Ang mandatory po na pag-issue ng resibo sa customer na bumili sa iyo ng goods or services na nagkakahalaga ng 99 pesos or mas mababa pa dito ay nakadepende kung VAT registered ka o hindi. Kung ikaw po ay VAT registered na taxpayer regardless sa amount of sales mo to a customer kahit 1 peso pa yan, mandatory ka po mag-issue ng resibo sa customer mo, humingi man siya ng resibo o hindi. Kasi sabi sa Section 113 ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended, a VAT registered person shall issue a VAT invoice for every sale, o ulitin ko, for every sale, barter or exchange of goods or properties. On the other hand, kung ikaw naman ay non-VAT registered na taxpayer, mandatory ka lang mag-issue ng resibo kung ang sales mo to a customer ay aabot ng 100 pesos pataas. Kasi sabi sa Section 237 ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended, all persons subject to an internal revenue tax shall at the point of each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 100 pesos or more, issue duly registered receipts or sales or commercial invoice showing the date of the transaction, quantity, unit cost, and description of merchandise or nature of services. So, based po dito sa Section 237, humingi man o hindi ng resibo ang customer mo, kailangan mo mag-issue ng resibo basta ang sales to customer ay aabot na ng 100 pesos pataas. Para naman sa sales na mas mababa sa 100 pesos, mandatory lang kayo magbigay ng resibo kung ang customer ay humingi nito. Pero pag hindi humingi ng resibo ang customer, nasa sa inyo na yun kung mag-i-issue kayo o hindi. Now, ano naman ang mangyayari sa mga sales na below 100 pesos na hindi nyo na-issuehan ng resibo? Ayon po sa Revenue Regulations No. 12-78 na inilabas ng BIR noong pang year 1978, ang sabi, in case the transaction is valued at less than 5 pesos, ngayon ay 100 pesos na na-limit, a receipt or invoice need not be issued, but unless it is issued, the transaction must be recorded immediately at the time it is effected in a registered PT cash book. The entries in which shall be summarized at the end of the day and the total thereof transferred on the same day to a sales receipts or invoice clearly indicating thereon that the same is the PT sales for the day. So ano ba ang ibig sabihin nito? Para po sa mga non-VAT registered na mga taxpayer, ang sales nyo na below 100 pesos in any customer na hindi nyo na-issuehan ng resibo ay kailangan nyo rin ito i-record sa inyong mga registered na libro or books of accounts tulad nito. For example, nakabinta ka ng isang sardinas na worth 20 pesos, limang noodles na worth 50 pesos, isang kilong bigas na worth 50 pesos. Tapos at the end of the day, i-add nyo lahat, then ang total niyan ililipat nyo sa isang resibo kagaya nito. Sa name ng customer, ilalagay ang PT sales for the day. Then huwag nyo kalimutan lagyan ng date kung kailan nangyari ang sales. Then ilagay nyo ang total ng PT sales for the day. Then tanggalin sa booklet ang original copy ng resibo at yun na yun. So, reminders, ang PT sales ay ito po ang maliliit na sales to customer na hindi aabot ng 100 pesos. Another reminder, ang hindi po pag-issue ng resibo ay may corresponding penalties po yan pursuant to Section 264 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, na nagre-range ang penalty from 1,000 to 50,000 depende po sa violations. At kung ikaw naman ay VAT registered na taxpayer tapos hindi ka nag-i-issue ng resibo, pwede ka po makandado ng BIR pursuant to Section 115 of the National Internal Revenue Code. Kaya maging compliant po tayo para makaiwas sa mga penalties. So that's it for the topic. Don't forget to like this video and subscribe this channel. Thank you.